Gawa tayo ng kimchi ulit. Kimchi. My own version kimchi. Ito siya. Dalawang kilo to mahigit. Dalawang kilo. Dati ang ginawa ko ito. Tatlo siya. Pero ganito yun. Ganito kalaki yun. Tatlo. Pero dahil sa ayaw ko itong gagawing kimchi, dahil ano siya eh, dabong. Dabong, mura lang. Anong tawag nito? Gusto ko yung medyo matigas siya. Ang tawag dito, wongbok. Wongbok. Ang style ko, iba. My own version nga naman, iba. Ito siya, teka, baka malaglag yung aking cellphone. Ito siya, hiwalayin ko siya isa-isa. Hindi ko hugasan ng tubig para yung asin. Para yung asin niya mag-absorb. Kasi kung mabasa siya, yung asin niya hindi masyadong matapang. Ay, natumba na. Sabi ko na nga ba eh. Magkisama ka naman. Yung aking munupad, madulas yata. So, in short story, lahat yan, isa-isahin ko yan, tanggalin. Ganyan, oh. Para makita ko kung mayroong uod sa ilalim. Pag walang uod, that means okay siya. Ito yung ano, yung gumawa ako nung nakaraang araw. Ganito rin yun. Tinanggal ko siya hanggang doon sa hanggang maliit na siya. Ayan. Tapos ang gamitin kong asin nito, kahit ano, basta asin. Pwedeng table salt, pwedeng cooking salt. Kasi dati, yung amo ko, Koreano sa Cebu, gumagawa kami ng batya-batya na kimchi. Kasi nga, mga estudyante sila eh. Yung amo ko, Koreano, nag-aral sa Cebu Doctors. Parehong, si babae, dentist ang kinuha, dentistry. Si lalaki, hindi ko alam kasi hindi nagsasalita. Yung babae lang. Ayan, ganyan. Maliit na siya, oh. Kaya ayaw ko isama to dahil ano siya. Hindi siya crunchy masyado. Parang maliit kasi. Ayan, pwede na to. Putulin ko yan. Ang dami na to, eh. Ayan, tapos tama na lang yan. Ito yung natira noon. Binabad ko ng tubig para hindi siya malata. Oh, anong tawag nito? Hindi mag... Oh! Binabad ko sa tubig. Tingnan mo. Nag-green siya. Dati ganito yun. Parang putla. Binabad ko sa tubig, nagiging green siya. Tapos, nadagdagan pa yung dahon. Ayan, oh. Aray, ano ba yan? So, ganito yun mag-prepare. Mahabang kwento ito, kaya lang ano ko muna. Ito yung asin ko, oh. Kasi kung basain siya ng tubig, ang daming asin kailangan. Hindi pwedeng mag-aksaya. Alam mo naman, matipid ako sa asin. So, ito. Bakit ko nga pala? Dapat. Tanggalin ko muna to, ha, para yung asin ma-spread ko sa baba. Ito siya. I-overnight ko ito sa baba ng asin. Ng tubig muna. Asin. Yung mga mayayaman na gumawa ng kimchi, maksaya sila eh. Ako hindi, matipid ako. Asin.
Ayan siya mag-overnight dyan. Tapos lalabas na yung parang natural tubig niya. Ang purpose nitong asin na to, para ano siya, magiging crunchy. Crunchy siya at saka hindi madaling masira yung kimchi. Yung dati kong amo, ang ginagawa namin noon, Diyos ko, halos pang-anim na buwan na budget yung ano. Kasi pareho silang busy. Ako nag-alaga ng anak nila. Uuwi silang Korea, magdala, pagbalik sa Cebu, magdala na ng mga panimpla nila. Mga chili powder, chili paste, may mga preserved beans pa. Preserved beans, galing talaga ng Korea yung panimpla nila. Ako naman dahil sa mahal yung mga nasa supermarket, yan, hayaan mo na yan. Kasi kusa matunaw yung asin dyan eh. Ako naman dahil sa matipid akong tao, ang gagawin kong chili ito. Ano to, espada siya sa Tagalog. Pinatuyo ka sa loob ng rib. Ito siya, hindi nahinog. Akala ko kasi. Hindi siya nahinog. Ito lang ang hinog ko. So, hiwa-hiwain ko siya, tapos i-blender ko. Meron akong bin... Ito pa yung ano. Ay. Hindi kasi pwede sa akin yung super anghang. Parang nasusunog yung lalamunan ko. Ito, masyadong anghang yan. Hindi ko sinama. Ay, mayroon akong sinama dito. Ito lang. Kasi ito, pahihinugin ko siya. Ito, mga. O, may hinog. Ano na siya? Pag nahinog na yung kanyang buto, i-dried ko na naman sa ref. Tapos, iuwi ko sa Pinas. Itanim ko doon sa nabili namin lupa. Ito yung naipon kong buto-buto, oh. Nasa rip ko nilagay kasi, ano siya eh. Pag ilagay sa rip ko, siyang natutuyo. Tapos, hindi nag-mumold. Hindi nag-mumold. Ayan na. Ayan na. Tapos, Diyos ko, maano pa naman ako nito. Inuubo ako pag nalanghap ko yung asian, anghang. Nalanghap ko yung anghang. Magmas na lang yata ako. Magmas yata ako. Teka. Dito ko ilagay yung hihiwain. Gagawin ko yung... Ay. Takip na, tanggalin na. Bumili ako ng sarili kong blender. One seat ito eh. Ito yung... Ayaw ko gumamit sa gamit ng amo ko. Baka masira pa. Alam mo naman, yung taras ng amo eh... Pinagkatiwalaan ako sa kanilang mga bagay-bagay, eh, hindi ko pwedeng sirain. Ito yung binili ko. Anong brand ba ito? Kenwood. Mura-mura na po ano. Ito naman yung grinder. Grinder siya. Bali, once ito eh. Grinder, tapos blender. Huwag hindi natanggalin yung ano niya. Oh. Ilagay na lang yan dyan. Yan. Pwede kong ilagay dito yung hiwa-hiwa na sili. Kaya lang, ano, nagtalsikan yung, ano niya, katas. So, dito na lang. Kasi lagyan ko siya ng kunting tubig, eh. Ito yung ilagay ko dito yung. Aray. Naamoy ko na yung anghang, parang, ano yung lalamunan ko. Yung takip kasi. Ayan. Ang hirap tanggalin ang takip. Alabasa siya. Dito ko na ng ilapak. Hindi kasi ito pwedeng mabasa. Dito ko ilagay para yung... Hey! Ang tigas ma... Ayan. So ngayon, pasensya na kayo kung bila akong ubuhin ha. Kasi allergy talaga ako sa anghang. Ay, gunting na lang gamitin ko.
habang ito overnight ko siya, mag-prepare ako ng paste. Ito hiwain ko siya. Gunting na lang 'yang gunting. Para hindi ako gagamit ng sangkalan. 'Yun ang secret ko, gunting, wala nang sangkalan. Ayan. Hindi ako masyado sa spicy kasi yung lalamanan ko nasusunog. Lalamunan. So yung pure talaga na Korean kimchi, maraming chili, tapos maraming bawang, tapos yung bumbay na sibuyas, ihalo ko na lang to kasi hindi na hinog eh. Para lang mag-ano siya. Ayan, puree na yan. Tapos ito, i-blender ko siya. Ayaw malak. Chuk! Lak na. Tapos hindi. Ang kailangan kong bawang. Ito lang. Pwede naman maraming bawang, kaya lang hindi ako nakabili. Mali yung nabili ko. Ang nabili ko, luya. Ito ang nabili ko. Puro luya. Nawala sa isip ko yung bawang pala, wala na. Yung luya kasi gagawin ko yung ano, para sa labat na luya. Kasi may salabat na ano eh. Ano ba yun? Ay, luya salabat nga naman. Ito siya. Balatan ko. Tapos, teka. Ugasan ko to kasi may chemical eh. Alam mo naman sa tindahan. Ini-sprayhan nila ng chemical para hindi madaling masira. Pasensya kayo, nagsalita ko ng Tagalog kasi marami akong friend na Tagalog. Tagalog is a national language of my place. English. Marami ng baluktot na English. Diba? National language sa Pilipinas. Pilipino, Tagalog. Ito. Mukhang madami yung bawang yata. Hindi ako masyado rin sa ano kasi parang hininga natin ito, ang baho. Pero bawang is good for the health. Good for our health. Yan ang bawang. Dahil sa hindi ko siya isama sa itong bawang kasi hindi ko siya isasama sa pag-blender. Separate ko siya. Gagarin ko siya ng with asin. Wait a minute. Asan na yung aking salaan? Kasi ugasan ko to eh. Kimchi, kimchi pa more. Ito yung kimchi na budget talaga. Alam mo naman sa amin, wala kaming grocery, wala kaming yung rep namin, minsan lang inoon. Kaya maganda yung kimchi. Pwedeng hindi ilagay sa rep yung kimchi, dalawang araw. Hindi siya nasisira. Ayan. Tapos, gugurin ko siya ng with asin. Ito yung pino niya. Hallelujah, saan na yung aking, oh my God, ito na lang sa plastic para kung malaglag siya hindi nababasag. Ito ko na lang sa gugurin. Oh, butas ba? Hindi. Oh no. Yung asin ko, paubos na rin. Ano ba yun?
yung tiyan siya. Tapos, ito. Tagurin ko siya. Bilisan ko kasi bawal. Ganyan lang naman. Oh, para mapino yung garlic na to. Fresh garlic dapat sa kimchi. Kaya nilagyan ko ng asin para hindi siya masisira. Para pag nagtimpla na ako, wala nang asin-asin. Ayan. Ayan. Pino talaga siya. So, ganyan yan siya. Teka muna, i-stack muna dyan ha. Ganun lang siya. Tapos ito, pag na-ano siya, na-puree na siya. Diyos ko, matapang, masakit sa ilong. Anong tawag nito? Ganyan. Halimbawa lang tapos na to. Halimbawa natapos na yan, ganyan. I-mix yung ano niya. Ganyan, ganyan. Pag natapos na lahat, hayaan mo nang matunaw yung asin. O pwede rin hindi. And then, pag natapos na yan, kasi naghintay ako nitong ano eh, bukas pa kasi ito oh. Ito ilagay yun doon sa, anyway. kunwari na ano na to, na overnight. Alam, may message ako. Kunwari na overnight na ito ha. Kunwari lang. Tapos naglabasa na yung ano niya. Ang kanyang tubig. May kusa ka. Ano to eh? Ay naku. Wala pa kasi 30 minutes. Kaya hindi pa siya na. Ay, dyan muna yan. Kunti lang kasi asin nilagay ko eh. Dahil alam mo naman akong tao matipid. Hindi naman ko report. Masinot lang. So ganyan. Tapos i-blender ko siya. Ito siya oh. Blender ko siya. Kaso yung camera ko, tandali ah. Kung pwede ko bang ma pause muna ha, pause. Ito yung blender ko. Ay. Ano ba yan? Magalaw. Ito yung blender na to. Ina-on ko. Ayan, on. Saan yung takip? Mali. Dahil sa walang tubig yan, tatalon-talon talaga yan. Yan. Ngayon, lagyan ko siya ng kunting tubig. Teka lang. Yung ano na lang. Kunting tubig. Para mag-pure siya. Parang paste. Kuraw. Kuraw. Kulang yung tubig. Sandali lang, hanap ako na. Ito na yung tubig ko. Alam kong ano yan, yung nakaraan kong ano, yung dati kong ginawang, ano, aray, ala, sobra lang. Yung chili ko na, aray.
siya. Teka, yung aking camera. Bakit ganyan? Stop muna ha. Mamaya ulit.